ang iyo bang asawa ay may ibang karelasyon? At nag-iisip ka ba ng paraan kung paano mawala ang kanyang nararamdaman o paano ito matigil ang kaniyang kalukuhan sa ibang babae o di kaya sa ibang lalaki? So ituturo ko sa inyo paano ito matigil at paano mawala ang kanyang pagmamahal sa kanyang kabit. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na naman video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ikaw ay sobrang problema na stress na depressed dahil sa may iba ang inyong asawa at hindi mo alam kung paano ito matigil. Hindi mo alam paano ito putulin ang kanyang kalukuhan dahil hindi ito makontento sa inyo and talaga namang binalik-balikan si kabit o di kaya binalik-balikan kung sino man yung kaniyang kalaguyo. So, minsan kasi is ganun kadalasan ang mga nangyayari sa magkarelasyon ngayon. Kahit na mag-boyfriend, girlfriend pa lamang, ngunit nangangaliwa na. So, kailangan na natin gawan ng pamamaraan paano matigil ang kanyang kalukuhan. Paano na hindi na siya magkagusto sa iba o talagang sa iyo na lamang siya talaga. So, ito ay para lamang sa totoong mag-partner. Para lamang sa totoong mag-asawa. Para lamang sa totoong boyfriend-girlfriend na hindi ka third party. Dahil minsan is hindi din natin masisisi yung iba dahil sa sobrang pagmamahal nila. So, hindi rin naman tama na itolerate natin yung mga mali. And ayun, yung iba is hindi natin ito pwedeng gawin kapag ikaw ang third party. So hindi natin ito pwedeng gawin kapag ikaw ay third party dahil hindi maganda ang balik nito para sa inyo. Pwede mo lamang itong gawin kung ikaw ang legal na asawa or ikaw ang legal na girlfriend or boyfriend ng inyong partner sa ngayon. So hindi pwede na ikaw ang nagiging third party. So kailangan ay ikaw po ang nauna. At meron lang itong pangalawa. So ngayon, ang materials na ating kakailanganin dito, kailangan natin maghanda ng dalawang larawan. So dalawa, larawan ng iyong partner at larawan ng third party. So kahit na hindi mo alam yung pangalan ni third party, kailangan lamang natin dito is kanyang larawan. So larawan ni partner at larawan ni third party. So yun po ang dapat nating ihanda. And kailangan din natin dito ng itim na tela. Itim na tela, puting kandila, and panulat. So ayun po ang ating dapat na ihanda. So, kailangan na gawin mo ito is kailangan na sigurado ka sa iyong gagawin. Huwag mo itong gawin kung hindi ka sigurado. Dahil dito ay medyo mahirap. Medyo mahihirapan kang gawin ito. Pero kung malakas yung loob mo, ay kayang-kaya mo itong gawin. So, kayang-kaya mo itong gawin kapag malakas yung loob mo. So, kailangan na gawin mo itong mag-isa sa iyong bahay. Gawin mo itong mag-isa sa iyong bahay, sa loob ng inyong kwarto. Magsindi ka ng kandila and humingi ka ng guide. Or humingi ka ng karagdagang energy sa inyong ginawa. So, ganito ang inyong gagawin. Itong dalawang larawan na ito. So, larawan ni target, larawan ni partner. So, dalawa po. Larawan nilang dalawa. Sulatan mo yung
panga or hindi mo na isulat or sa iyong partner. So halimbawa, ito yung larawan ni partner. Sulatan mo dito ng pangalan ni partner at sabihin mo, mamamatay na yung pagmamahal mo sa iba, akin ka lamang habang buhay. Again po, mamamatay na yung pagmamahal mo sa iba, akin ka lang habang buhay. So dito, kay target, kay third party, so third party, so ilagay mo lamang dito, third party, at hindi ka na magkakagusto pa sa aking asawa. So, isulat mo dito sa likod ng larawan. Ngayon, kapag nasulat mo na, ito yung likod. Ang gagawin mo ay idikit mo, ngunit magkatalikod. Huwag mong idikit na magkaharap. Dapat ay magkatalikod. At huwarap na sa may kandila. Hilingin mo simula ng araw na ito. Simula ngayon, mawawala na yung pagmamahala ninyong dalawa, mapuputol na ito. Kailanman ay hinding-hindi na kayo magkakabalikan at manggagalaiti kayo sa isa't isa. So, hilingin mo nang mula sa inyong puso at kailangan na galing po or pas taos puso po na hiniling mo dito. Pagkatapos nun, kunin mo ang itim ng tela at ibalot itong dalawang larawan na ito. Balutin mo ng itim na tela ang dalawang larawan na ito. Ngayon, gawin mo ito dahil ito ay medyo kung kaya mo. Dalhin mo ito doon sa may sementeryo, itong dalawang larawan na ito nakabalot ng itim na tela. Dalhin mo sa sementeryo sa oras ng alas 6 ng gabi or madaling araw ng alas 3. So, yun po ang pagkagawa nito or pagkadala mo nito sa sementeryo. So, kailangan mo magsakripisyo or kailangan mo talaga na gawin ito kung gusto mong matigil. Kailangan na lakas ang loob ito, gawin mo. Gawin ito or idaon mo ito, dalihin mo ito doon sa may sementeryo ng alas 6 ng gabi at ibaon mo ito. Or alas 3 ng madaling araw, ibaon mo. At sa pagkabaon mo, sabihin mo, mamamatay na yung pagmamahal ninyong dalawa or mamamatay na yung pagmamahalan ninyong dalawa at kailanman ay hinding-hindi na kayo magkakabalikan at ang aking asawa ay akin na lamang ito habang buhay. Kung paghilingin mo doon, sabihin mo doon dahil maraming makikinig sa'yo doon, maraming makikinig na tulungan ka upang matupad yung sinabi mo or hiniling mo dito. Pagkatapos nun, umuwi ka ng inyong bahay, think positive, ito ay pakiramdaman mo, yung asawa mo ay magbabago na. So, ayun po, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday lamang. So, yun po ang araw sa ating paggawa ng ritual na ito. So, huwag mo itong gawin ng ibang araw, Tuesday and Friday lamang po. So, ayun po, nasabi ko na ang oras, kung anong oras ito dapat ibaon, and sa oras naman sa paggawa nito, kahit anong oras naman. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang kayo sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.